Hi, this is Miles Castro and welcome back to my channel, Cooking at Miles. Tara, bisitahin natin ang Thai Seafood House dito sa Lucena City. Ito ubi flavor. Meron kasi kami tatlong flavor na ano, pero ito kasi yung pinaka bestseller na sa amin na lagi in order ng mga. Meron kami flavor ng ubi, melon, and mango. Hi Kim! Maraming salamat at inaunlakan mo ako dito sa akin channel na Cook It Miles. So, paano nyo nami-maintain na fresh ang ating mga seafood? Una-una sa lahat, yung pagbili po ng quality ng product. Halimbawa, isang po. Seafoods. Unang po namin ginawa is mag-find po kami ng mga supplier na good silang magbibigay sa inyo ng mga fresh na seafoods. Kasi although, halimbawa, mabili kasi madaling pumili sa market. Okay? Pero yung quality hindi natin alam. Pero pinaka natutunan ko dito sa ano ng business ko is kailangan kilala ko yung supplier niya. Yung mapapagkatiwalaan mo siya. And then yung quality ng product, isa sa mga bagay na tinatest ko at isa din sa mga pinag-aralan ko yung mga techniques. Yun. Just wanted to share yung techniques na lang ba at saan ko dun sa tahok. Kung paano mo ba lalaman ng fresh yung tahok. Sa isang bowl ng ano, meron siyang water, tapos nakalagay din yung mga tamo. Once na siya ay lumutang, sabihin hindi na siya fresh. Okay. Tatanggalin mo na siya. Or kaya kailangan pagkabili natin sa market, ganun agad natin siya mag-process. Kasi once na may mga kasama siyang mga patay na taho, lahat maapektuhan. At kapag ganun po, hindi na natin dapat yung concern. Kasi iba na yung amoy niya at hindi na siya good ng kainin. Hindi na yung ganun kaganda yung quality. At least na mga seafood na ito. Malalaman natin kung hindi na maganda o fresh ang ating mga seafood dahil pwede tayong ma-poison dyan. Yes, ako. So, kaya dapat maging makilatis at mabusisi sa pagtingin ng mga seafood. At yan ang iyong ginawa. Yes, thanks. So, Kim, ang kinatutuwa ko lang sa business mo bilang isang businesswoman, continue learning ang ginagawa mo. Yes, continue learning. Kasi dito po, natutunan ko. Hindi ibig sabihin na kapag start ka na ng business, is enough na po. Kailangan, nag-aaral ka pa din, nag-search ka pa din, ano yung latest, ano yung hindi dapat i-improve natin para po tayo ay makasabay po tayo sa mga nagsisipag, kunwari ng mga negosyo.
Especially po sa maano, yung sa marketing. Yeah. Ang maganda nito eh, na-innovate ba tayo, yes, 'di ba? Na-innovate tayo. Hindi pa pwede na masarap itong aking isang minong ito. Halimbawa, magbigay kang ng isang minong mo. Yung Russia po. Yung Russia. Yung seafood nila. Huwag kang kampante dyan dahil mamaya, pag kampante mo, may bubuwasak na mas lalampasan ka pa. Yes. So, continue learning and continue searching. Yes. Para sa business. Totoo po yun. Talagang... Yung aming ginagawa. Yung kumbaga, hindi pwedeng eto na yun, mag-stick na kami doon. Meron po kami mga strategy, kung mapapansin nyo po, dun sa Facebook page namin, pwede nyo siyang i-visit. Ano yung mga meron dun sa ano namin? Minsan nagka-carve kami ng promo, kung saan paras po kami ng ni customer na magbe-benefits. Minsan nagugulat sila, bakit ganito ka dami sa halagang ganito? Kaya kung ako pa sa inyo, i-try nyo po. Ang galing mo humawak ng business, ano? Sa lahat ng mga nakakapanood ng interview ko kay Kim Leonorio, marami kayong matututunan sa kanya. Talagang nai-share niya kung paano i-handle ang business na may kasamang struggle at may kasamang learning. So, pagkano kakaselan pagdating sa mga produkto mo? Kailangan talaga kumbaga sa ano maging itigalong. Yun yung natutunan ko pagdating sa business. Dito natutunan ko na hindi pwede kang manghinayang. Kasi yung quality, kapag pinanghinayangan mo, maaari tayo mawala ng customer. Yung may pinakaingatan natin. But especially yung, halimbawa si, natutunan ko to sa mga thinking ni Jollibee, ni McDo, na kapag meron silang ano lang, hanggang saan lang yung food nila. Tapos kapag hindi siya nabenta, i-dedisco nila. Sa yun sa mga natutunan ko sa pag-aaral na hindi ibig sabihin kailangan mo makabenta or ikakalugi mo. So sa madaling salita, hindi mo pinanghihinayangan. Yes, hindi po. Kasi sa sitwasyon ko na nagumagawa pa lang ako ng pangalan sa market, I need to pangalagaan yung pangalan ko. Yung store ko, yung pangalan ng store ko. Para kumbaga sa ganun is, ako mabigo. Although mahirap po talaga sa ragay. Pero natutunan. At saka pagkain ito, food ito. Yes. So, ang delikado dito, talagang ayaw na ayaw mo makakaranas na ma-poison ang mga customer. Babalikan ka para, alam mo yun, yung mas malaking problema pa ang babalikan sa'yo. Ultimo, yung dun sa pag-sanitize. Sinisigurado ko as a owner na malinis. Kaya lagi kong inaanod din sa tao ko na kailangan maging malinis tayo kasi food yung pinaprepare natin dito sa especially seafood na po kasi sa India. Kung halimbawa yun sa pagpapatungan ng mga kailangan nakaglabs kung kailangan lagi nag-uhugas ng mga items ay naman yun po yung isa sa mga inaano namin na mapangalan. Kalinisan, ano. At saka yung fresh. Yung fresh. Napakahalaga ng fresh. Yes. Kasi, alam mo naman, ang mga seafood mabilis, masira. Masira. Yes. Nagkakamero ng amoy. Yes. Monitoring sa smell, sa taste. Ganyan. Pag hindi na talaga siya good, wala tayong magiging. Ang ano nito, ano, talagang sakripisyo dahil ang mahal ng seafood. Aminin. Yes, po. Napakamahal ng seafood. Dumating po yung time na yan, yung struggle din. Kasi yung price namin, then nagkaroon kasi ng ubusan ng stock sa market. Aagawan talaga kami ng mga buyer. Pero kailangan. To prevent yung ganda pa rin ng quality ng food, syempre ginagawa namin siya ng paraan. Na mahabol. Yung quality. Magtatagpo kami sa price at, na mababa. Hindi ako tumataas, pero hindi naman hindi kami nagsisip. So, yung maayos na. Kung may kaunting lugi, hindi na regret sa ano. Hindi naman. Basta ang ano ko po talaga, it's masatisfied. Gusto ko lagi yung customer ko na
once na nagsasarap kayo ng food, laging wow. Uh-huh. And then, ang sarap ko sa pakiramdam. Uh-huh. Maraming beses na namin yung experience. And then, uh-huh. Yung wow pa lang po ng customer, uh-huh. Yung po yun yung nagpapaano sa amin na mag-continue sa business. Oo. Uh-huh. Yeah, yes. Yung uh-huh. po yung talagang masarap eh, na uh-huh. tinatrabaho namin. Ma-wow sila. Oo. Yung balikad ka na may kasamang ngiti. Kasi ano? Diba meron pong, ang isa kasi sa natutunan ko po, dito sa negosyo, kung yung iba, dahil sa picture, nakikita nila, ay, ganyan, ang ganda. Pero pag na-serve na sa'yo, ha, ito ba yung order ko? Kung ano yung nasa, picture? Para, yun din yun, dapat pareho, yes, ano? Yun yung, kung sana yun ang masasabi mong legit. Yes, yung pa, pero ang ako kasi sila, dun sa picture, pagdating sa kanila, pagsaserving sila, hindi nila yung na-expect na yung nasa picture na yun, ganito pa. Iba ang picture, iba yung sa yes. totoong buhay. Yes. Oh, ang galing. Gusto ko pa yung ano sila eh, hindi sila nadi-disappoint, kundi every time na magsaserve kami, mapapawa. Alam mo, ang isa sa natutunan ko dito, yung pagiging honest mo. Ah, yes. Honesty sa lahat. Sa lahat ng mga produktong meron ka. So, hindi ka naging marami. Ano, I mean, yung halimbawa, yung merong kaunting pwedeng hindi itapon. Ano, yung tatapunin na pero kinikipo pa rin. Talaga, itinatapon mo. Hindi ka mahinayangin. Kredibilidad talagang... Totoo. Kredibilidad, ano? Kredibilidad ang puhunan. Ang galing, Kim. Ang galing mo. Salamat, Kim, ha, sa pag-unlock mo sa akin. Napakalaking bagay nito sa akin. Guys, ang dami natin natutunan kay Kim. Ayan na ang ating halong-halo at saka ano ka matawag dito? Japan kung tawagin. Black Burger Tempura po. Okay. Titingnan natin at lalasahan na natin itong hamburger. Ano to? Tempura black bird. Tempura bird. Okay. Bakit ba naman ako bumito sa ngayon? Thank you for watching. Bye.